kasi kararating ko lang nagpastol ng baka. Ito po yung i-share ko po ay tungkol sa mga small YouTuber na katulad ko po. Baka isa rin po kayo sa may malaking katanungan na bakit tayo mga small YouTuber ay may mga iilan na mga videos natin na may mga ads na. Ganyan din ba sa inyo? Sa akin kasi, yung isang video ko, so mga 100 plus lang siya. Tapos hindi ko pa na-reach yung intindihin nyo na lang po. Hindi ko pa na-reach yung tawag dito, yung rules at saka requirements ni YouTube. For example, doon sa ano ba yun, sa 1,000 followers, dapat meron ka ng ganun, at saka 4,000 watch hours. Yun yung mga number one na requirements ni YouTube. Hindi ko pa na ano yun, kahit sa dalawang yan, wala pa akong ano na reach out. Ngayon, nagkaroon ako ng ads, dito ang tuwa ako. Sabi ko, yes, magkakapera na ako. Yun pala, hindi mapupunta sa atin yung kita ng ads na yun, ng video natin. Ang makikinabang pa lang doon ay si YouTube. Kasi na mga nakaraang taon, last June 2021, nagbago pala sila ng roles. Nagkaroon sila ng karagdagang requirements o rules sa YouTube na kahit na maliliit na YouTubers ay magkakaroon ng ads ang mga videos nila. Kaya pala, hindi tayo ang kikita doon sa YouTube. Pero ito lang ang tatandaan natin, guys. Magsikap lang tayo na mag-vlog, mag-video. Sikapin natin, maaabot natin yan. Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa. Wag tayo mainis kasi kahit ako nainis din. Pero sabi ko, ay kaya ko to. Parang china-challenge tayo na kailangan dagdagan pa natin ng sipag sa pagbablog. Darating din tayo dyan. Maraming salamat po.